Hello mga langga, welcome back to my channel, Lorena Tafoya Mix TV. Don't forget to like and share and subscribe. Ayan. So, update po ako sa aking patio or terrace or pantawan whatsoever. So, ito ang pang 7 days ng aking carpentero, pang 7 days. So, ito lang po yung natapos niya kasi medyo matagal pala, no? Pag gumawa ka ng ganito, pag semento kasi ayan maraming mga chichiburitsi, yung mga kahoy gumagawa ng layout tapos para may mapatungan, so magastos siya sa kahoy. Ayan, so ang mas maganda ngayon mga langga, pag gumagawa kayo ng bahay is parlance na lang diretso, yung puro bakal lang gagamitin para welding lang ng welding, at saka talagang pulido at matibay din yun, at saka least gastos pala. Ito kasi masyadong magastos, no? Yung mga kahoy na yan, pagkatapos ng mga layout-layout na yan, pag makagawa ng beam sa taas, at saka yung poste, yung halige, yung mga kahoy lahat yan, tambak na yan sa tabi-tabi. Ayan. So, ito yung ang aking, pa-flooringan. Pero, siyempre, kailangan talaga siya tambakan ng lupa dahil hindi talaga siya patag or plain yung aking area. Kaya, ayan. So, medyo malayo yung lupa ko nandoon. Bumili ako ng 2 dam na lupa. Tsaka, nagbayad din ako ng tauhan. Mga tauhan para lang magtambak dito. Ayan. So, ito yung pang first din nila tambak. So, as you can see mga langga, medyo malapit na rin matapos. Diba? Pero pang isang araw lang to, 2 tao. Pinakyaw nila to na 3,000. So, hindi naman siguro logi, no? Hindi naman din nalulogi yung mga tao. Nagpakyo dito, tamang-tama lang naman siguro yun. Ayan. Ayan, so ayan lang sa ngayon. Ito yung pang 7 days ng aking carpentero. So, since nga nag-iisa lang siya, medyo kunti lang. Ah, hindi naman masyado kunti lang nagawa. Medyo, ayan, padandahan lang kasi nag-iisa lang yung carpentero. Siguro pag marami sila, mabilis lang ito. Kasi matagal yung magumagawa ng layout eh, yung mga kahoy na yan. Diyos ko, ano pala to yung pagganito, masyadong gastos sa kahoy. Kahoy pa lang, grabe mapagastos ka. Kaya, mas maganda talaga yun mga langga pag kayo ay gumagawa ng bahay ganito. Is naka-parlance at saka yung mga bakal na lahat ang gagamitin nyo. Kasi talagang mas less gastos. Tsaka talagang pulido. Kasi ganito, solid din, pero solid naman ito kasi semento. Pero dito ka lang masyadong magasto sa sa mga kahoy. Ayan. At saka bago kayo gumagawa, pwede nyo ipa-plain. I-plain muna yung area. Kung halimbawa yung area nyo ay hindi siya plain, no? Yung medyo bakilid, yung bangin. Dapat ipa-bulldoze or ipa-plain. Kaysa ganito, gagastos din kayo ulit dahil patambak pa ng patambak. So, kailangan pa ng lupa. So, bibili kayo ng lupa or maghanap ka pa ng tauhan. Ayan. So, talagang mapagastos. Ayan. So, ito lang muna sa ngayon mga lalabs. And don't forget to like and share. And thank you for sa lahat na nag-support. Shout out ko pala si Mitch Channel. Thank you so much. And Kibs, si Kibs RMA. And kusina ni Mama G. Ayan. So, thank you po sa inyong pag-support. Then sa akin na lagi kayong nandiyan. And I'm sorry if as of now na I can't support you as well because I'm here in the province as of now and struggling talaga sa aking super struggling sa aking internet kasi pawala-wala yung internet ko dito at saka talagang laging ngayon umuulan, pag umuulan nawawala yung signal o pag nawawala yung electricity, tapos minsan bumabalik na lang sa mga 4 days o 3 days. Tapos ang data napakabagal. Ayan. So, medyo pasensya na asa ngayon. Ayan. But thank you always sa inyong pag-support sa akin. And babawi lang ako next time. Ayan. God bless us all and stay safe. Ayan. Bye mga langga.